Mga ma'am, sir, ayan. May bisita tayo dito ngayon. CX3 na Mazda. So, pakita ko lang sa inyo yung sa pagkakaiba ng crossbar na ginagamit namin. Kasi nakalimutan kong i-video yung nakaraan. Ay, nakalimutan. Hindi pala pina-video. Kasi may inayos kaming ganito. Bumili siya ng bike rack saka top load. Tapos, crossbar. Ngayon, ang problema, ang nilagay sa kanyang crossbar, yung nakikita nyo ng mga madalas ginagamit, ganito lang kanipes. Eto, yung mismong eto lang, gilid na to. Tapos yung dito niya, hindi alloy type, na walang kiset. Tulad na ito, may kiset. So, onipes, ngayon, nung binend namin yung bracket niya na ganito, pagka-bend namin, kahit na anong discarte ginawa namin, pag inuga namin yung sakyan, umuuga yung crossbar. So, yun yung pagkakaiba nung ganitong crossbar na nilalagay namin, lalo na yung premium. Kung makapal to, ganito kakapal yung premium, oh. Ganyan kakapal. So, halos ganito kakapal yung premium. Ayan, oh. Ito yung isa, tapos yung sa premium, ganito kakapal. Tapos yung ganito niya rin, yung pinaka-base niya, ganito rin kakapal. So, malapad yun. Yun yung pinaka-matibay na ginagamit namin. So, ito, tingnan nyo, ayan, oh. Ang ganda ng pagkakalapat nung crossbar, salong-salo. Ayan, tingnan nyo dito. Tapos hindi siya nakakagasgas nung pinaka-pintura. Ayan, oh. Ganda ng pagkakalapat. Share ko lang sa inyo kasi naalala ko yung ginawa namin na Mazda na ang nilagay ordinary crossbar. So yun, yung bike rack niya sakay sa top load niya, umuuga. Pag inuga mo yung sasakyan, kakilala niya kasi yung nag-install. So sabi niya, boss, wag niyo na lang videohan, wag niyo na lang din picturean. Paki-repair na lang. Tapos nung nakita niya nga itong ganito na ginawa namin, tapos inuga-uga talaga ng customer, yun, tuwang-tuwa siya. Kasi solid talaga, kitang-kita na wala talagang alog. So napakatibay ng ganito. Kung pwede nga lang namin pakita sa inyo, sample lang namin na tungtungan namin doon ngayon. Yun kasi, nagbabike yun. So yung crossbar niya, kailangan matibay. Sabi kasi sa kanya doon sa ibang shop, okay na daw yung ganun kasi magkakasing tibay din daw. Pero pinapaliwanag namin ngayon, tingnan nyo naman yung ginagamit namin crossbar. Napakalapad niya, no? Mga boss. Ano, tingnan nyo, ang lapad niyang bracket niyan, ito. Malapad na yan, makunat pa yan, matigas. Ang hirap kaya i-bend niyan. Tapos may tamang bend to. Hindi lang siya basta sinalpak. Ngayon, tingnan nyo dito. Dito, tapos dito. Magkayakap, tapos dito. Pare-pareha yan, no? Ayun, dito, dito. Nakasagko. So, nakalock yan dito. Tapos sakto lang yung hipit namin nito. Ayun, no? So, tingnan nyo yan. Mas papakita ko sa inyo. Papaalog ko kay Boss Unet. Boss Unet! Ialog mo nga ulit, pakita natin sa kanila kung gaano katindi yung top load na yun sa crossbar. Ayun o, tingnan nyo. Ito nyo ba yan? O. Naalog nyo yun eh. Tapos tingnan nyo. Hindi, alug-alugin mo. Ayun o. Pansinin nyo, hindi man lang gumagalaw yung bracket. Steady. Yung nakaraan, pag inalog na ganyan, yung bracket dito, umuuga. Pati yung dito niya. Sumasayaw silang ganun. Sumasabay sa sayaw nung kasakyan. Ito, nakita nyo. Sa panga. Sample video tayo ng gano'ng katibay yung Stingray crossbar. Ayun o. Alog na yun o. O, nakita nyo ba? Sa mga customer namin na naka-experience pag pinapakita namin yung sample video, alam nila yan na sobrang tibay talaga ng ganitong pagka-install. So, yun din kasi yung gusto namin sa Stingray brand. Matibay siya install. So, hindi kami napapahiya sa ibang customer. Ayan. So, finished product na kami dito. So, available yan sa JLJ Car Accessories. Motomac Works sa JLJ Kaya Motovlog. Taga silang Cavite to eh. Si Bossing. So kumakain lang siya doon sa Jollibee. Tapos pagbalik niya, papakita namin sa kanya yung video. So ride safe. Thank you. God bless.